Hello mga mami, ito naman po ang Rose Cocina and welcome to my channel. Kasaba para sa nakakaramdam ng kaba. Wala lang, walang maisip. Babalatan ko lang po muna itong kamuting kahoy. Ayan, ganito lang kadali magbalat. Habang nagbabalat pa kami ng aking anak, paki-subscribe na po sa aking channel Rose Cocina at hit the bell para ma-notify kayo sa bago kong upload. Tumulong ang anak ko magbalat at may papakita daw siyang technique. Edit? Sure, baby! Ang galing naman! Ayan, ito na, natapos din magbalat. Huhugasan ko lang po muna ng mabuti. Ayan, gagad-garin na natin ang kamuting kahoy. Pipili lang tayo ng pinong-pino. Nahihirapan ang anak ko maggad-gad, pero okay lang yan. Thank you, my dear. Ganito ang tamang texture, mapino. Maglalatag lang ako ng malinis na tela at ilalagay natin ito. Para madaling mapigaan ang kamuting kahoy, kailangan kasing pigaan ito. Yan, ganito lang yan. Iikutin lang natin ang tela at pagkatapos ay pipigain na natin. Iikot-ikutin lang at kailangan kumain kayo ng almusal or tanghalian. Kailangan ng lakas ito. Madali lang to, para lang tayong naglalaban ng manual at pinipiga. Ganito ang nakukuhang katas mula sa kamuting kahoy, pero hindi natin isasama ito. Ayan, okay na to. Tatanggalin na natin sa tela. Ganito lang, tama lang to. Hindi gaanong tuyo. Lalagyan ko na ng sugar at hahaluin lang din pagkatapos. Pwede rin maglagay ng powder na gatas para mas lalong masarap.
Ngayon, isusunod ang gata. Mas maganda yung unang piga. Hahaluin lang din para mag-incorporate ang mga ingredients. Hahatiin ko sa tatlo para ilagay sa ibang lagayan at malagyan ng iba-ibang color. Ngayon, maglagay ako ng food color na red. Pwede kayong gumamit ng powder na food color. Hahaluin lang na mabuti at pagkatapos mahalo ay iset aside lang natin. Ayan na. Oh, 'di ba? Ang ganda ng color, very attractive lalo na sa mga kabataan. Patok ito sa negosyo lalo na noong elementary pa ako. Ngayon, bibilog-bilogin ko lang. Nasa sa inyo na kung gaano kalaki ang gusto ninyong bilog. Ayan, ito na ang nagawa sa 1 kilong kamote. Isasalang ko na sa steamer. Maglagay lang ng tubig sa steamer at kailangan kumulo na ang tubig bago ilagay natin ang cassava balls. Takpan lang at hintayin nating maluto sa loob ng 45 minutes. Ayan, pagkatapos ng 45 minutes, luto na. Ang bango! Kapag medyo malamig na, i-dip na natin sa tinayod na niyog para magsilbi itong toppings. Itutusok ko lang sa barbecue stick at mabebenta ito sa halagang 12 to 15 pesos. Sobrang nakakabusog ito dahil mayaman sa carbohydrates ang kamuting kahoy. Wow, ang ganda ng color. Tiki mana. Lang sa tamis. Pwede kayong magdagdag ng asukal kung gusto ninyo. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.